ating tindahan sa auto repair shop. Ito si Chief Price at si Chief Katong. Okay mga ka-team, ito yung ano natin, turbo actuator natin. Nakapagpalit tayo. Yan, kung mapapansin nyo, nakabit na natin rin. At itong gamit nating scanner natin, itong ating lunch. Sige. Start. Okay, good morning mga ka-team. Meron tayong bisita dito sa shop. Issue nito is alternator. Yan mga ka-team, kung mapapansin nyo, etong icon na to, lumalabas siya, nagbi-blinking tapos mawawala. Yan. Yan mga ka-team, lumabas siya. And then ang karga niya dapat pag naka-start is 14 plus. Naging 12.6 yan. Halos hindi ko makarga. Yan mga ka-team. Kung ganyan na naging problema ng inyong ayun oh. Kaya naglalaro yung idle kasi nga ho, hirap na hirap siya kumarga. Yan. Naglalaro yung idle dahil nahihirapan siya. Ngayon, okay na naman. Pag pinatay natin mga ka-team, kung mapapansin nyo, nagloloko-loko siya. Ayan, kagaya niyan, lumabas na naman. Ngayon mga ka-team, check natin yung fuse nito. Nasaan ba ang fuse ng alternator or charging? Sa charging sa alternator. And then may fuse yan. Bali, ang fuse niyan ay dito sa ilalim ng manubela. Para makita natin itong number 10 na to. Ito ang naging ayan ang fuse niyan. Yan, battery, electric parts kung mapapansin niyo mga ka-team. Ayan po 'yan. Tapos i-test natin kung okay ba siya o hindi. Ayan mga ka-team, check natin. Tawang pasuyo nga ako tong. Hindi ako marunong mag-chopstick ha. Pawak na nito. Tapos tapat mo lang. Ganyan lang. Ganyan lang, ganyan lang. Ito yung battery. Ayan. Ibig sabihin, tapat mo doon sa ano. Okay siya. Ayan. Okay ho siya mga ka-team. Ibig sabihin, di sa pisa nagkaroon ng problema. Ngayon mga ka-team, ang naging problema ho niyan, possible, check nyo rin yung battery nito kung maluwag ba. Kasi pag maluwag to, possible hindi siya kakarga. Dahil okay naman siya, wala siyang problema. Ayan, yung battery natin. Ang problema nito is nandito sa starter, ay dito sa alternator. Ayan. Kung titignan natin, ito yung body ground ng alternator. Okay naman siya. Ayan, yung wire na yon. Okay naman siya, wala rin siyang problema. Tapos titignan rin natin to, kung main na to, kung gumagalaw ba, kung may higpit. Ito ang higpitan mo nga itong 12. Try natin. Sige, try mo higpitan. Yan, tatry natin higpitan kung magiging okay ba siya or hindi. Trese pala, sorry. Trese yan. Ayan, 12, sige. Pita mo, mahigpit naman, di ba? Ayan, mahigpit naman siya. Ngayon, syempre, pag mahigpit yon, check natin itong socket na to kung okay rin ba siya. Puputol na kasi malutong na.
mukhang okay naman to. Mahigpit. Okay. Ngayon team, mga ka-team, ang nangyari ho dito is wala nang iba kundi ang problema natin is si alternator. Yung pinaka-carbon niya no sa loob ay sobrang nipis na. Kaya nangyayari, hindi siya nakakapagkarga dito kay battery. Kaya nalolobat siya doon. Ngayon mga ka-team, pagka nalobat doon, possible mamamatay ang makina kasi nga hindi na siya nagkakarga. Ayun ang possible na nangyayari pag sa alternator yung problema o yung sign doon na battery doon sa dashboard natin. Ayun. Ngayon, ano ba gagawin natin dito? Pwede tayo mag dalawa lang ang purpose natin dito. Pwede natin palitan ng carbon o pwede natin palitan ng buo. Pero depende yon sa may-ari mismo ng sasakyan na to. Ito, Nissan Highway Star. Okay mga ka-team, sana meron kayo natutunan sa simpleng diagnose. Pero ang gagawin ho namin dito is babaklasin namin yung starter, yung alternator para i-check yung carbon or papalitan na lang. Kumbaga napakasimple lang po ng diagnose mga ka-team. Check nyo muna dun sa fuse. Pag wala dun sa fuse, diretso kayo dito. Check the wire, background, and then yung battery kung maluwag ba siya or masikip. Kasi pagka maluwag ang battery, possible ho hindi ho makakargahan ni alternator si battery. Kaya magkokos doon ng battery sign sa panel. And then, syempre mamamatay na kayo ng makina dahil nga hindi ho kumakarga. Nandun lang po yan, nandito lang sa tatlo yan. Battery, fuse, saka alternator. Okay mga ka-team, sana meron kayong natutunan sa amin sa munti naming video. At para rin naman ho, makasave rin ho kayo ng pera at magkaroon rin ho kayong kaalaman. Ito naman pong video na to is para sa inyo. Ginagawa ho namin to. And then para rin po makatulong din sa amin sa aming paglago sa aming YouTube channel. Okay mga ka-team, maraming salamat. Sana po meron kayong natutunan na napakasimpleng diagnose lang. Ang gagawin na lang ho namin dito is babaklasin na lang ho namin mamaya. Tapos magpa-part 2 na lang po ako para mapakita namin kung magiging okay na doon sa panel na hindi na lumalabas yung mismong battery sign doon sa gauge panel. Okay, thank you mga ka-team. Maraming salamat. God bless at mabuhay po tayo. Ingat po tayo sa biyahe lagi. Thank you.